napurnada ang trip to Hong Kong na graduation gift sana ng isang ina sa kanyang anak. Ang nakuha kasi nilang travel agency, manloloko raw pala. Umaksyon si Justine Punsala. Nakuha na ng cellphone video ang pag-aabutan ng pera ng dalawang babae sa Las Piñas. Paalis na sila nang lapitan ng mga pulis para arestuhin ang isa sa mga babae na kinilalang si Mildred Barreto. Siya ang may-ari ng Barreto Travel and Tours na nanloko raw sa isang single mom. Kumuha raw ang complainant ng travel package para sa Hong Kong bilang graduation gift sa kanyang anak. Sa halagang 46,000 pesos, kasama na ang pamasahe, hotel at bayad sa theme parks. Noong March 28 sana ang alis, pero sabi raw ng suspect ay na-cancel ito. Nireschedule ang flight noong April 6 pero hindi pa rin natuloy. So ang sabi na lang nung suspect na ibabalik niya yung ibinayad. So after several days, no, pagdating nung May, last May 14, kinontak ulit siya nung suspect at sinabi na i-revoke siya. At ito ay in-schedule na naman ng August 9 to 12. Ngunit kailangan siyang magbigay ng 12,000. Dito na nagsumbong sa mga polis ang biktima kaya nagkasan ng entrapment operation. Pero depensa ng suspect ang kliyente ang nag-cancel ng booking. Na-reschedule lang kasi nga hindi magtugma yung schedule ng anak nila. Which is pag nag-cancel ka sa Cebu Pack, hindi na same rate as kung anong rate nung gusto niya. Kung pinaperahan ko sila, hindi ako magpapakita sa kanila. Pero ayon sa mga pulis, may iba pang nabiktima si Barreto at plano nilang maghain ng kaso. Sinampahan na ang suspect ng reklamong estafa in relation to cybercrime law. Umaaksyon, Justine Punsalang, News 5.